Alright mga amigos, taong 2010 nang kunin ni Oscar De La Hoya ang pasibol palang nauna si Canelo Alvarez. At isang taon lang ang nakalipas na ikasaagad ni De La Hoya itong si Canelo sa world title fight kontra kay Matthew Hatton. Ilang taon lang ang lumipas, taong 2013, na ikasa naman agad ni De La Hoya si Canelo sa isa sa mga pinakamayamang laban sa boxing kontra kay Floyd Money Mayweather, kung saan tumabo nga po ito mga amigos ng 2.2 million pay-per-view buys at tinatayang $150 million ang pay-per-view revenue. At taong 2017 na 2018, back-to-back blockbuster pay-per-view ulit ang naikasan ni De La Hoya kay Canelo Alvarez, at yun nga po ang dalawang laban ni Canelo kay Gennady Golovkin o Triple G, kung saan more than 1 million pay-per-view buys din ang nalika at tinatayang $230 million ang naging pay-per-view revenue ng dalawang nasabing laban. Pero taong 2020, iniwan ni Saul Canelo Alvarez si Oscar De La Hoya at umabot pa nga sa korte ang kanilang kaso hanggang sa naplansya at nagkasundo ang magkabilang kampo na maghiwalay na lang ng landas. Pero matapos yan ay hindi na nga po naging magkaibigan pang muli si De La Hoya at Canelo, at kamakailan nga lamang po mga amigo sa panayam ng fight hype kay De La Hoya, sinabi ni De La Hoya ang dahilan sa palagay niya kung bakit nagalit si Canelo sa kanya, at malamang isa sa dahilan ng pag-alis ni Canelo sa kanyang promotions. Ani De La Hoya, minsan isang reporter ang nagtanong sa kanya kung sa palagay daw ba niya dapat nang kumuha ng bagong trainer si Canelo, at ang sagot nga po ni De La Hoya ay base sa kanyang experience ay magandang ideya daw ito, dahil si De La Hoya mismo dumaan sa 7 trainers at bawat trainers ay may mga mahalagang bagay siyang natutunan. Kaya para kay De La Hoya, magandang matulungan si Eddie Reynoso ng ibang trainers. Pero ang pagmamagandang loob ni De La Hoya sa isang payo na yon ang tila nagpaguho ng samahan nila ni Canelo. Dahil itinuring pagtatrydor ni Canelo sa kanyang trainer ang sinabi ni De La Hoya, kaya tinawag ni Canelo si De La Hoya na isang taong walang loyalty. Paingat po natin mismo ang sinabi ni De La Hoya. So one day, a reporter asked me, "You think Canelo needs another trainer?" I said to the reporter, "Yeah, you know, maybe that, you know, I had 7 trainers in my career. I learned from every trainer, taught me something new. You know, maybe Eddie Reynoso can use a little help." Well, guess what? He said I wasn't loyal. So that's how it started. Pero speaking of loyalty, buwelta ni De La Hoya kay Canelo, "They told me I was disloyal. How could I say that? And that's how it all started. But how can someone who jumps from promoter to promoter, from contract to contract, from television station to television station, talk about loyalty? Who is the disloyal one here?" So kuha nyo naman siguro yung punto ni De La Hoya mga amigos, dahil mula nang kumala si Canelo sa Golden Boy Promotions, eh hindi na nga po napirme sa iisang promotion nitong si Canelo. Palipat-lipat na ito. Kaya ang tanong ni De La Hoya, sino nga ba sa kanila ang totoong walang loyalty? Dagdag pa ni Oscar De La Hoya mga amigo, sa panahong magkatrabaho sila ni Canelo, ni hindi nga daw siya nakatanggap ng thank you man lang mula kay Canelo Alvarez sa likod ng pagkasa ni De La Hoya ng pinakamalalaking kontrata o pinakamalalaking laban sa boxing career ni Canelo. Wika ni De La Hoya, "Did I ever get a thank you from him? Never. When I got him the biggest contract of his life, did I get a thank you? Never. So who is the disloyal one? But I do not care anymore." Who's the disloyal one here? And have I received a thank you? Never. When I got him the biggest deal of his life, did I receive a thank you? Never.